Hello guys. Bali, bumalik ako uli dito sa pinagawaan ko ng aking LED light. Kasi nung nabasa ko yung memorandum ng LTO at saka napanood ko yung video ni Colonel Busita pagdating dun sa ating LED light. Tinignan ko yung LED light ko kung papasa. Nako, ako'y nalungkot nung nalaman ko. Kasi yung aking LED light pala ay hindi papasa. Alam niyo kung bakit? Kasi yung naikabit kong LED light ay 10 bulb. Actually, ang inapayagan lang pala ng LTO ay 6 bulb maximum bawat isa. Pwedeng dalawang stick 6 pero magkahiwalay, kabilaan, kaliwat, kanan. Hindi pwede yung magkadikit. So mamaya, i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga rules ng LTO pagdating sa LED light. Kaya na ito, nandito ako ngayon. Ayan talaga, yan ang mahirap. Ayan, kakakabit ni kuya ngayon. Yan ang mahirap pagka hindi nagbabasa-basa. Nagagastosan. Sabi nga nung kakilala ko, ignorance of the law is very expensive. Kasi isipin mo na lang kung ako'y na-tsempoan na huli. Magkano ang multa? Magkano ba multa ngayon yan, kuya? 5,000, di ba? Oh, isipin mo, 5,000 sa halaga lang na ipapalit mo. Kaya nandito ako ngayon, pinapalitan ko kagad yung aking LED light. Pala yung mga ano, yung pala yung mga bumbilya, no? Ulo. Yan ba yun nandito sa ano? Dito sa odometer, na tachometer. Yellowish. Oh, ganda. Yellow. Ganda. Ganda. Oh. Yan. Pula tsaka blue. Oh, ganda. Yun, oh. Mas kita pagka tinakpan ko. Ganda rin, mahal yan. Oh. Nandito ako ngayon sa trabaho. Bali, tutuloy ko lang yung vlog ko. Ito na nga pala guys yung mga pinapalit ko. Ito na yung LED light natin. Actually, ito yung hindi pwede. Ito, napansin nyo. Yan ay 10 bulb LED light. Ito ay 6 bulb LED light. So yan lang ang pinapayagan. Maximum na nga yan. 6 bulb LED light. Pwedeng dalawang ganyan. Isa dito, tsaka isa doon, kanan. So, testingin natin guys. Ayan guys, bye. Testingin natin yung ilaw ah. Yun. Aso. So, ayan guys. Kung napansin nyo guys, yung kabila, iba kulay, kulay dilaw. Actually, hindi talaga dilaw yan. Ito, mapakita ko sa inyo kung ano ginawa ko dyan. Ayan o. Kita niya kulay dilaw parang ano. Bali, bumili pa ako ng ganito guys. Ito. Na pwede natin isalpak dito sa ilaw natin. Lalo na pagka may fog. Hindi mo na kailangan maglagay ng fog light. Ito, parang magsisilbi na rin siyang fog light. Kasi pagka puti yung ilaw natin at pag yan ay tumama sa fog, halos wala ka rin makita kasi lalo lang puputi yung fog eh. Dahil inilawan mo eh. Puti rin yung fog. So, mas maganda kung dilaw. So, eto ngayon, pwede nating ilagay ngayon yan, dalawa. Ngayon, ang purpose naman kung bakit nilagay ko yun doon sa kaliwa. Kasi, alam naman natin guys, tayo rin mismo, mga biyahero tayo, mga rider din tayo. Nasisilaw din tayo. So, yung banda sa kaliwa na yan, kaya ako nilagyan ng kulay dilaw na ito. Para
ano na rin, respeto na rin dun sa mga kapwa natin riders, na mga kasalubong natin, lalo na kapag ka may ilaw tayo. Although, hindi naman to ina-advise na mag-ilaw tayo pagka may ilaw sa daan. Kasi isa yun sa mga parameters na inilatag ng LTO. Na kailangan, pwede mo lang siyang gamitin yung auxiliary lamp mo, auxiliary light, kapag ka walang ilaw o madilim yung lugar. Pero pagka may mga street lights naman, hindi kayo nyo kailangan magsindi ng LED light or auxiliary light. Guys, ito yung memorandum ng LTO noong March 15, 2016. So, ito yun. Rules and regulations concerning motorcycle lights. So, mahaba, medyo 3 pages to. Pero puntahan na lang natin yung tungkol doon sa auxiliary lights. Ayun, ito siya. So, ang sabi dito, guys, auxiliary or headlamps shall be wired independently and shall have separate switches. Actually, yung sa akin, ito, may sarili siyang switch. Ayan. So, yan ang switch niya. No? Hindi siya pwedeng, pag switch mo ng makina mo, iilaw na kagad itong LED light mo. Hindi pwedeng ganun. Dapat, may separate siyang switch. Tapos, sabi dito, shall be directed downwards but in no case towards the left side of the vehicle. So, tingnan din natin ulit, guys. Ayun. So, actually, yung bato ng ilaw ko, hindi nga masyado malayo yan eh. Parang 5 meters lang yan eh. Tapos, tingnan natin yung direction ng ilaw. Ayun. So, hindi naman siya nakaturo sa kaliwa. At hindi naman siya nakatumbok sa ano. Siguro ito konti pa. Konti pang adjust siguro nito bandang yun. Yan. Okay. So, yun yung guys ha. Tapos, yung letter C, sabi must be white or selective yellow. Ayun, nakita nyo naman. Yung isa ko, actually, dalawa yung puti, pero ginawa natin ng para na maging yellow yung isa. Then, letter D, shall be mounted in such a way that it would not be disturbed by vibration or shocks. So, ibig sabihin pala, guys, dahil maganda pagkakabit mo, yung hindi yung nag-alog-alog. Tapos, yung iba, kinakabit yan dun sa parang slider. Pero dahil wala ako nun, kasi kabitan ko dito, may nakalagay na busina. So, dito pa yung nakakabit, guys, sa yung extender ng tanke natin o enhancer ng tanke natin. Yan, binutasan yan dyan, tapos ilagyan ng bolt sa loob. So, okay na rin yan. And then, yung letter E, sabi, must not be operated on well-lighted streets within the limits of cities, municipalities, and thickly populated barrios or districts, or wherever such vehicles meet another vehicle on any public highway. So, kung, yun nga guys, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, bali, tawag nito. Bali, hindi natin siya kailangang buksan yung ating LED light o yung ating, ito, yung ating auxiliary light. Kapag ka maliwanag naman o kaya maraming mga sasakyan. Kasi maliwanag na rin yung daan eh. Actually, ito, itulong lang sa atin para makita natin yung daan kung hindi maliwanag yung daan. Okay? Tapos, sabi dito sa letter F, a maximum of 2 auxiliary or supplementary light lamps are allowed. So, dalawa lang, guys. Dalawang LED light lang ang pwedeng ilagay. Kaliwa at kanan. Actually, hindi siya pwedeng pagtabihin. Kasi bawal din yun para naging isang ilaw lang yun na mas malakas. Yun yun, guys. Tapos, meron pa ba? Meron pa. Ito.
A maximum of 6 bulbs per auxiliary or supplementary light lamp is allowed and shall not be combined as one or installed or placed by the side by side as a bar. Ayun, nabanggit ko na rin yun guys kanina, no? So yung unang pinakabit ko, eto, 6 light bulb yun, 10 light bulb yun, kaya nung binuksan ko talagang napakaliwanag. So eto, pinapalitan na natin ng 6 bulb light kasi nga hindi tayo pwede sa 10 bulb. Okay. Then, dito sa letter H, ayan. Deviation of optic axis direction shall be at least 20 cm. Yung iba, sabi dyan, 8 inches. Downwards at 10 meters forward. Yun. So, tingnan nyo guys yung bato natin, yung bato ng ilaw ko. Actually, malapit pa yan. Pwede ko pang itaas yan. Kaya lang, yun nga, baka maka-distract na rin tayo dun sa ating mga makakasalubong. Anyway, ito, malaking tulong na yan na may ilaw tayo. Yun nga lang, pagka yung medyo mga mabilisan, siyempre, dapat matalas din ang mata mo. Malayo pa nga actually yung bato ng headlight ko niyan eh. Ano yung headlight? Saan ba yung headlight? Ayun, oh. Sila mo yung bato. Yung bato yung headlight ko. Layo, oh. Ayun, oh. Oh. Samantalang itong auxiliary ko. Yan, malapit lang. Tapos, ano pa? Ito. Shall be installed not higher than the handlebar of the motorcycle or scooter. So, yun. Compliant na tayo dun. Kasi nasa ibaba siya ng ating handlebar. And then, yung I, auxiliary or supplementary lamps cannot be used as replacement. Cannot. Focus natin. Ayan. Auxiliary or supplementary lamps cannot be used as replacement to the headlamp. Yun. So, hindi natin siya pwedeng gamitin as headlamp. Oh. Use or LED of LED or HID lights lamps is allowed as long as it adheres to the parameters above mentioned. Ayun, guys. Ayun, guys. Pwede tayong gumamit ng LED light pero kailangan nating sundin yung nasa memorandum ng LTO. Yung nilatag nila mga parameters doon. So, I hope na nakatulong ako sa inyo, guys. Actually, kaya ako naman ginawa to, talagang para makatulong sa inyo. Huwag kayo matulad sa akin. Kasi ako, nagpakabit ka agad. Hindi ko naman binasa. Narinig ko lang na pwede na pala mag-LED light. Pakabit ka agad ako. Yung maliwanag pa pinili ko. Yung pala sablay. Kasi 10 bulb light yung ikabit ko. Eh, ang maximum pala, 6 bulb lang. So, ayun. Napagastos ngayon ako. Anyway, ganun talaga, kailangan magkamali pa minsan para matuto. So hopefully sa inyo, huwag na kayong magkamali kagad. Ito na, binigay ko na kagad sa inyo para kung magpapakabit man kayo, meron na kayong idea. Actually, dito sa ating tawag nito. Ayan, actually guys, ito naman pagdating sa ating panel. Ayan, oh, ganda niya. Pagka madilim na, kitang-kita yan. Ang ganda niya. Ayan. Papalit na rin ako since na nagpagawa na ako noon at mukha namang mahusay yung electrician doon. Nagpapalit na rin ako ng ating tawag nito backlight. Ayan, mga maliliit lang na bulb yan, peanut bulb dyan sa ilalim. So actually nakita nyo na yan kanina kung paano ginawa. Ayan guys yung epekto naman ng combination ng yellow at puti. Ayan, oh, maganda rin. Shout out to Stephen Ford Cortez, SA Riders Philippines, Laguna Sector. Thanks for watching guys. Subscribe, like, comment, and share.